Ah, oo nga no. Usable pa Dapat rin. ito, dapat naka, para yung full yung hangin, ito. Oh. Kasi pag inano mo, pag inala mo, nakatumpi yung gagan. Ayan na. Ah, yan. Oh. Yeah, so pagpasok ko dito sa loob ng simbahan, hinanap ko kaagad yung mga kung meron bang mga tomb dito sa loob ng simbahan. Wala daw. Wala daw tomb. Okay, so the usual na ginagawa natin every time na pumupunta tayo sa ibang lugar o bayan ay inuuna natin ang simbahan. Ayan, so sa vlog na ito, kasama natin sa tour ang Municipal Tourism Local Government Unit of Jimenez and ang Philippine Cultural Heritage Research and Development Foundation. So nandito tayo sa San Juan Bautista Parish Church ng Jimenez. So ito yung nagiging national cultural treasure or pambansang yamang pangkalinangan ng Pilipinas. Yamang pangkalinganan, ang lalim ng pangkalinganan. Pangkalinganan, o nga no. Na sinusunog, tapos dinibigbig ang manggang naging powder. Nilalagyan ng puting part ng itlog, yung egg whites, hinahalo, tsaka yung pang finishing nila. Yes, parang finishing touches. Finishing touches. So, it's not that easy to clean this one. Yes. So, hindi pwedeng basta anuhin malalang tubig kasi natatanggal yung mga finishing nila. Oo nga, ayan. Hindi siya lime coral. Hindi coral siya, talaga siya, no? Yung ang tawag noon, yung parang soil. Grabe, ang daming coral na ginamit. Okay. So hindi na siya pwedeng yun ang hinahanap. O nga, saan ang galing? When we go to our coastal area here in Jimenez, wala namang masyadong corals. Meron, maliit. Meron despite of Misamis Occidental, in Balyangao, may malalaking corals. Pero hindi naman siguro lahat ng corals yun pinalabuan. Oo. But it must be somewhere transported, transported to this place. Oo. Yun ang part of our research pa rin kung saan ito nang galing talaga. Kasi ang corals pala, nag-absorb siya ng moisture or water. Opo. So, habang nag-absorb siya, lumalaki. Pag tag-init, natutuyo siya. Lumiliit na naman siya. So, habang lumalaki siya, sumisip siya ng tubig, parang inu-cushion na yung semento. Yung semento. So, ito yung nangyari. So, hindi sila compatible. So, hindi naman para pagbo ito. So, matipay pa rin yung structure. Opo. Pag talagang tuluyan siyang pinaalis, or nagkabita ko talaga kasi hindi siya compatible, alisin na lang. Alisin na lang, yes po. Mm-hmm. Kaysa may madisgrasya pa or no? So, kailangan sir, hindi na semento, coral din ang ilagay. Hindi. Tama. Yan lang. Yung ibalik sa dati, wala. Okay. Matipay pa rin naman talaga siya. Kasi add-on na lang ito, add-on sir, no? Thinking na it will make mas matibay. Mas maganda. Hindi siya lalaglag yung tatagot na yung coral. So, meron namang mga proseso like to fill in those gaps na
natin talagang napis na totoo yan. Kabukas. Oo. Yung process niyan na ano yung tamang mixture ng parang white sand ata at saka yung white cement na i-ano natin i-match. I-match natin sa loob. Oo. Nalagay sa loob para naging ano pa rin siya. To fill in the gap. Fill in the gap, yes po. So yun, ganun siya. So we are standing on an edifice constructed in 1780. No, it's actually 1862. Oh, so ang construction started in 1862 to 1863. Okay. So after this, what we call a petition for parang hinihinging permiso ni Father Roque Espona to the higher government na sige, from this old chapel nandun sa coastal area dati, dati nandun yung kumbaga, that's the place we're in, naging parokya yung Opo. Jimenez way back in 1859 kasi because of constant flooding inilipat to a higher place. So ito na yung napili ilang ground to parokyal, siya parokyal de San Juan Bautista. Yeah. We call that one in Spanish time. In Spanish time. In English, the parish church in St. John the Baptist. Zeppelin here. Nah. Yeah. Mabigat pala yan. Okay, natulak pala yan. Okay, so i-open pala talaga sa loob. So yung door pala is yung pink malaki from here to there at saka meron pink pwede mong open hanggang sa gitna lang. Opo, okay. Yun, ganun yung ano pag si may open lang siya. Si balik. O ganyan. Balik daw. Ibalik daw. Ito lang yung open. Ano? Pag full open kasi yung ito lakas. Opo, yes. Opo. Pag may wedding, no? May wedding, may patay. Oh, full open. Full open na. Yes. Yeah. Ito naman, kinilagay kasi ito. Ay, lately na, mga 2 years. Yung aluminum door. Aluminum door. It's because maraming ibon na pumapasok dito at saka doon na nung namamahay doon sa loob. Oh, kaya nilagyan na lang po siya ng ganyan. Oo, nagtitira na maraming ano, dumi. Oo. Meron nga instances na nagmimisa si Father tapos biglang may umano doon. Ah, ganun? Talaga? So, at saka itong mga ano natin, mga tumutulong para sa simbahan. Oo. O yun, may nahihirapan rin maglinis. Maglinis, siyempre. Lalo na pag tumigas. Yun. So, paki-open ng lahat ng lights. Yes. Ito yung, hindi ito baptismal font, but ito yung parang nilagyan ng holy water na they make the sign of the cross before going to the rites or the mass. Ito nilalagyan ng bakal kasi there was an incident before na natutumba siya. At saka yung talagang nangyari is talagang we lost life yung sa isang bata na ano, natumbahan ito. And this one part of the cultural heritage of Jimenez, this is designated by no less than the 7th mayor of Jimenez who underwent an eye operation with our national hero, Dr. Cerezari, wow. Ignacio Tamarong. Mm-hmm. Where was this? Ang ganda naman itong simbahan ninyo, sir. So, we still have the original structure, including the ceiling, which is the most important one. Uh-oh. And then the post, the original na saing, no? Oo. Okay. So, ano na siya, no? May sira-sira pero yes. Hindi na nila pinalitan. Yes. You know? Yeah. Hindi na nila pinalitan in order to preserve the original, Design. Design, yeah. Maganda pa naman. Sir, yung mga ano ba yung kahoy ba talaga itong yes, pinaka-ano niya? Anong kahoy po ito? Yakal kaya ito?
sa ano. Pwede tayong. Wow. Grabe. So makikita nyo talagang luma na siya. So parang kinakain na siya ng pagkaluma o anay, no? Pero eto, parang mulabi yata ito, sir. Yeah, so pagpasok ko dito sa loob ng simbahan, hinanap ko kaagad yung mga, kung meron bang mga tomb dito sa loob ng simbahan. Wala daw. Wala daw tomb. Po, sir, tama red at saka white tiles. These are the original tiles of the church. Opo. Naging yellow lang siya kasi nilalagyan ng ano, floor wax na red. So naging parang yellow. Mm. This is supposed to be white. Okay. And red tiles. Oo. And napansin mo ba yung pillars to the sides? These are made out of timber. This place of Jimenez, now called Jimenez, is a thick forest before. Yung nasa, yung simbahan is na dati nasa coastal area pa. This is supposed to be a thick forest. Kiniklearing nila yung place, naputol yung mga malalaking dahoy, yung big timbers, sinusoak nila doon sa dagat para may matibay. Matibay, yung matibay. Yan ang ginawa nilang pillars. Oh. Mm. Pininturahan with murals to look like red marble. Oo. That's marble, di ba? Call that one. Oh. Yun, at yung ceiling rin, actually, it's made out of canvas. Parang bihira sa mga national cultural treasures sa simbahan na ganito yung structure na parang ini-extend mo muna yung ceiling na ganyan parang parallel naka-straight line tapos may yung curve on the sides usually circular yes hindi ka makakita na ganyan so it's made out of canvas hindi yan zinc even yung sa ceiling niya sir ano yes. Those sa painting yes that's still original wow Grabe nung mga kaichubero. Biruin mo canvas pala lahat yan. No? Habi ang tibay. So you can imagine during that time na wala pang electricity. Oo. Nagsisimba sila. Medyo madilim. It used to be na mayroong mga chandelier dito. Yan sa gitna, mayroong chandelier. Tapos nilalagyan nila ng oil. Oo. So, oo nga, yes. Oo. Kapag nagsisimba sila, it's really that dark. So, bring ourselves back to that time. Medyo, ano, parang... Medyo intimate yung... Intimate yeah, yung pagsisimba nila. Yung pagsisimba, pananampalataya. Hindi ngayon na mayroong ilaw. Oo. Gusto ko ng ganun. Mm. Very intimate lang. Walang masyadong distraction. Yes. Which one, sir? Ay, ang bakal. Na-introduce siya mga what year? Mga 1850s na sir or 1880s. It's not really part of the original structure ng 1780s. Oo. Kasi kung tinan mo, may tornillo na siya. Yeah, diba? May tornillo. May kalumaan din siya, pero not as luma when it was built in 1780. So, bawal na tayong pumasok sa loob off-limit. Pwede? Grabe, napakagandang simbahan. Kung matindang mo sa'yo, meron pang mga bisang.
Meron to, sir. Poste ba to? Ah, kahoy din ba to? Ah, bato na. Oh. Ito, ah? Kahoy. Kahoy. Kahoy, ito. Okay. Mga bato. Wow. Alin, sir, ang silver? Ah, this one. Silver daw ito. So, medyo madilim lang, ano? Luma din yan. Tingnan mo yung patina niya. Oo. Ang ganda ng simbahan. Ito yung mga gusto kong simbahan, sir, yung hindi ayos. Yes. Pero, iba kasi yung dating niya, eh. Para sa akin na hindi ko ma-explain, eh. Kaysa yung mga modern na ng mga simbahan. Di ba, sir, no? Dito, ma-appreciate mo talaga yung culture natin. Yeah, oo, yes. At least makikita mo yung sahe kahit hindi na siya maganda. Oh. The originality is still there. Yes. Yung mga poster, yung design, yeah. Ceiling, ganyan. Yung facade sa labas. Mm. Di ba? Usually, yung iba talagang masyadong inayos, eh. So, kayong luma pa rin, eh. Oo. Dito naman tayo. So, eto naman, sir. Ano naman to? This is the place where the priest would change. Dito sila magbihis bago sila pumasok para sa misa. Sa misa. So, ito yung mga aparador nila where they keep their vestments. Oo. Dito sila maghanda. Dito sila. Okay. So, the moment na nakapaghanda na sila, they are ready to come in. Oo. Pinaano nila yung bell. Okay. Tutunog. Tapos lalabas na. Lalabas siya. Ibig sabihin, lalabas na si Father. Yes. Ito yung mag sa unahan. Yung cross kayo. Handles. So, ito pa na eh. This is still the original. Itong flooring niya, sir, no? So, akit tayo sa hagdan. Kita nyo naman yung hagdan. Diba? Oh. Kaya tayo. It's still usable pa rin, Tor. Ah, oo nga, no. Usable dapat pa rin. Ito, dapat naka, para yung full yung hangin. Mm. Ito. Oh. Kasi this is mechanical. Oh, mechanical. Okay pa. Binubomba mo para binubomba. May hangin. Ah. Yeah. Okay. Hanggang mapuno siya. So, pag napuno na siya, ibig sabihin, full ready yan. Na. Okay. Tapos ngayon, nilagyan nila ng compressor. Okay. Para sa hangin. Okay. So, hindi siya electronic, sir, no? Hindi. Okay. Hangin. Manual, no? Air-driven po siya. Air-driven. Dati, manual yung pangalan nila. Air-driven. Ito yung load. Oo. 400 pipes. 400 pipes. Kasi pag inano mo, pag inala mo, nakakumtong gagad. Ah, ganun po? Oo, ganun siya ka-sensitive. Grabing sensitive naman yun. Kasabayan lang ba ito ng ano, bamboo organ? Hindi. Ako, mas nauna yung bamboo organ. Ah, mas nauna. Tagtuhan ito sa Pilipinas. Oo. Saan yung dalawa? Sa Bohol. Okay. Sa, yan, yeah, Jose Hernandez ba yun? Yung isa. Sa bakla yun, pero parang dalawa sa Bohol. Pero ito yung 90% original. Yan. Pag iyon ko na ito, ano na yan? Ready na. Oo. Yan. Gumana na yung compressor. Tapos yan na yun. Parang yung tank. Tank na yan. Yung tank. Ayan na. Ayan. Ang galing. Grabe ka, genius na din to. Eh. Oo. Super. And during that time, ha, ang genius niya. No? Grabe talaga. Oo.
Oh, kasi papasok sila. Grabe. Yung ibon. So every pipe tumutugtog 'yan. Oo, tumutugtog 'yan. Ilagay dito, sir. 1874 ata. 1874. Inilagay itong yung pipe organ. Grabe, Saragosa. Saragosa, Spain. Including ito, sir, lahat? Mm, lahat yan. Para saan ito, sir? Oo nga, sir. Ito yung instruments. Yan. Tingnan mo. Pero yan, walang tono. Oo. Damon instruments na yun. Lalakas. Ah, galing. Lalakas. Tapos ito, pinakamalakas. Pero ito... Oo. Tapos tayo mga after 30 minutes. Okay. Nag-tablet. Divine Mercy. Ah. O, akit daw tayo sa ano? Bell Tower. Sa Bell Tower. So first time kong aakyat sa isang simbahan sa Bell Tower kasi dami ko na napuntang simbahan pero never ako nakaakyat sa mga Bell Tower. So dito lang natin pala may experience sa Mindanao, ano? Dito mismo sa Jimenez Church. O, diba? Oh. Wow. Papasok tayo dito, sir? Oh, may hagdanan dito. Ngayon pa lang. May hagdanan pa naman doon, pero dito na lang tayo. Oo. Tapos eto naman... Anong year naman ito? Ito, 1896. Ah, eh, pareho lang pala, sir. Ayan, oh, yan. 1896 din. Mas maluwag? Ah, oo nga. So, ito, oh, tingnan mo yung ano. Sir, dahan-dahan, sir. Ah. Parang ito yung pinakaluma. Kita mo, sir? Walang nakalagay. Walang nakalagay. Pero sa itsura pa lang yun, sir, eh, no? Parang ito yung pinaka... Luma siya. Luma. Ano? Kahoy lang yung kinapitan niya. At ang tibay ng kahoy na yan. Yes. Kung anong kahoy may yan? Mulabe? Ah, mulabe. Yakal? Or tugas. Usually, oh, yeah, tugas, mm-hmm. Yeah. Malamang tugas kasi it's abundant healing. Sa aming sasadan. Ah, okay. Oo nga pala, no? So, 1930. Ito, 1896. Ito, mas ano pala? Mas luma. Oh, mas luma sila. So, ito yung... Pendulum. Anong tawag, sir? Pendulum ng clock. Pendulum ng clock ng simbahan. Hmm. Parang, oo nga, mukhang hindi na ito, no? Hindi na siguro bumaba. Oo. Kala mo elevator, eh, no? Relic. Or the first class bone relic. You say first class, it's part of the body. Bone na naman yun. Saint Faustina. Saint Kowalska. Saint Faustina. Kowalska. Of Poland. May mga sombrero, syempre, kailangan tanggalin. Baka mamaya, merong mga iba dyan. Joke. Hello po. Maraming salamat po. Saan yung relic? Is the relic of Sister Faustina Kowalska in Poland. Ah, ito po siya. Tapos yung relic niya. Tapos yung relic. Yung pinaka nasa gitna dyan, yung parang yung flower. Tapos yung gitna ng flower, yun ang buto. Ang liit, hindi natin makita. Nasa gitna. Oo.